Panginoon, kami po ang inyong kaibigan sa Panginoon and the Father's House, Christian Fellowship Ministry. Amen. Ang daming layo din po yung mangaral na salita ng Diyos. Walang ibang nais. Hindi po namin plano na manghingi ng anumang bagay o pananalapi. Ang nais po namin kayo po ipagpalain ng Word of God. Ganon din po ay ngayong hapon ang gawain po ito ay mayroon po kami ibabahaging mga salita ng Diyos at patutuo. Ganun din po, may ilang mga awitin na handog na may magandang mga mensahe. Amen. At pagkatapos po ng pangaral, kami po ay magpapanyaya sa may karamdaman at mananalangin po kami. Libre po ang gawain pong ito, kaya kami nagpapanyaya. Kung ikaw ay naabot ng dinig na ito, nais mong mas malapit, mas kita mo ang gawain ito, kami po ay nagpapanyaya dito lamang po sa inyong pong lugar. Amen. Medyo dito po sa medyo may malawak na lugar. Malapit po sa upward dito. So kami po yung papanyaya, mamaya po ay may prayer po sa mga may karamdaman, may mga problema, sapagkat yung po yung amin kung alam na may aampag namin o may tutulong sa aming kapwa, ang may pag-pray po namin ang amin pong mga kapwa-tao ang may lapit sa Panginoon. Ang layunin po ng ganitong gawain ay matulungan tayo na lalo natin maalala ang kalooban ng Diyos, malaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat sabi nga po ng Biblia, ang salita ng Diyos ay papakipakinabang, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, pagsaway, sa mga maling aral at pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. So dadalhin po tayo nito sa isang matuwid na pamumuhay at ang pinakamatuwid pong pamumuhay ay ang may relasyon po tayong maayos sa ating pong Panginoon. So magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po yan, nagpapanyaya sa inyo, makibahagi kayo sa gawain ito. Amen. Ito po ay handog ng The Father's House Christian Fellowship Ministry na inyo pong matatagpuan dito lang sa ating barangay, Barangay Sabang, dito po sa Pilaygo Street, sa gitna lamang po ng Rojan Gasoline Station at ng Alphamart. Nandyan lamang po yung aming church o building na pinagtitipunan. Hallelujah. At kami po inyong matatagpuan sa lugar na yon. So, libre po ang gawain ito. Wala pong bayad, mga minamahal po namin mga kaibigan. Ulitin ko lang po na nais ko namin kayo pagpalain ng ating Panginoon. Kaya, bago po kami lubusang magpasimula, ngayong hapon sa gawain ito, nais ko namin manalangin sa ating dakilang Diyos. Amang banal, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Sa dakila pong pagkakataon na sa lugar pong ito ay maipahayag po namin ang iyong kalooban. Dalangin po namin na pagpalain mo po ang pagdaraos ng ganitong gawain sa lugar na ito. Mabless po ang mga tao, Panginoon, at sila'y makatanggap ng pag-asa na galing sa iyo at kaunawaan ng mga bagay na nais mong ipaalam sa kanila. O Diyos, dalangin po namin ang pagsama mo ngayon pa lang. Pinapupurihan ka na po namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Diyos, mga minamahal, at nais po namin kayong hantugan ng mga awitin at patutuo. Amen. Ngayon pong hapon, bago po ang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon, nagpapasalamat po kami sa Diyos. Amen. Sapagkat may pagkakataon pong makapagdaos ng ganitong gawain, at nagpapasalamat din po kami sa ating pong pamahalang lusod ng Lipa at sa lahat ng namiminuno, sapagkat nakakapangaral po kami ng salita ng Diyos sa ating pong lusod ng Lipa at sa mga barabarangay. Amen. Ngayon po namin kayo makibahagi sa ganitong gawain sapagkat ang gawain pong ito ay kalooban ng ating buong Panginoon. Mapalad po ang isang lugar na naaabot ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat papahayagan ito na minamahal tayo ng Diyos, inaalala tayo ng Diyos. Sabi nga ng Bible, hindi niya ibig na ang tao'y mapahamak, ibig niya ang tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ito po yung aming maiaambag, ang mangaral ng salita ng Diyos, at ginagawa po namin ito hindi sa aming sarili lamang kundi dahil po itong kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal po namin ng mga kaibigan sa lugar na ito, para po sa inyo ang gawain ito, nais po namin na kayo pagpalain ng Diyos, may pag-pray kayo sa inyong mga pangailangan at tulungan mapalapit sa Panginoon, makarinig po kayo ng pangangaral at ito po yung napakaganda ng epekto sa aming buhay. No, hindi po ako dating ganito, hindi po ako dating kasama sa ganitong gawain, pero nang ako po ay mapangaral ng salita ng Diyos at nahamon ako,
Akala ko ang buhay ko po ay hindi na magbabago, wala ng pag-asa, pero ang si Jesus ay akin pong tanggapin sa buhay ko. Nakala ko noon na isang katawa-tawang bagay lang nung una, pero napakalaki po ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binago po niya ang akin pong buhay, inalaya ako sa maraming masasama akong gawa, sa mga bisyo ko na dati umalipin sa akin. Ngayon po ay may masaya akong buhay sapagkat kasama ko po ang aking buong pamilya na naglilingkod sa Diyos. Nakaranas po kami ng biyaya ng Panginoon, mga himala ng Diyos ay aming nararanasan, kaya hindi po namin kayang sarilinin lamang ang ganitong biyaya ng Diyos. Kaya kami po'y pumupunta sa mga lugar-lugar upang ipahayag ang kalooban at salita ng ating Panginoon, ibahagi ang kanyang biyaya. Pakinggan po ninyo ang ilang pong mga awitin ngayon pong hapon. Pagpalay po kayo ng ating pong Panginoon. Ang ganyan pong awitin. Thank you.
Amen. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, gumawa siya ng napakadakilang bagay upang tayo po ay abutin. At tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Mahal ka ni Jesus. Dumanas siya ng matinding hirap para sa iyo. Amen. At ngayon pong hapon, amen, patuloy po kami nagpapanyaya sa inyo lahat. Nais po namin na tayo pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah. Nais ko namin pasalamatan ang lahat po ng namimilunok sa ating barangay. Magiging pong nakakasakop sa lugar pong ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nais namin na kayo po ay laging pong abutin na salita ng Diyos sa lugar pong ito. Pinag-pray po namin ang lugar na ito. Pinag-pray po namin ang mga tao sa lugar na ito na ang pagkilos ng Diyos ay inyo pong maranasan. Isa pa pong awit bago po ang pangaral ng salita ng Diyos. And tunay po na ang Panginoon ay nagbabago po ng buhay, mga minamahal po namin. Kaya kahit sa mensahe po ng awit, amin pong ipinapahayag ang napakahalagang katotohanan ito. May ang title po ng aming awitin ay Ibinago Niya. Ginawang anak niya sa langit.
Personal ko pong naranasan sa aking buhay. Dati po akong isang kabataan na nagapos ng maraming bisyo hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya ay naging irresponsableng tatay. Napabayaan ko ang aking asawa at ang aking mga anak. Nandun pa rin, mahilig pa rin ako sa tropa, sa barkada. Amen. At kahit may anak na ako, ay mas lamang pa rin ang oras ko sa aking mga kaibigan. Sa mga inuman, sugalan, nandun po ako nagbababad. Amen. Dahil akala ko nun, yun ang ikasisiya ng buhay ko. Amen. Maraming bisyo ang umalipin sa akin, pero ang lahat ng yun ay nakasira lamang ng maganda naming pagsasama ng aking asawa. Amen. Lagi kami nag-aaway, lagi may problema. Amen. At kahit nga po may pamilya na ako, ay puro galak pa rin at sayang ng mga panahon ang aking pong napagtuunan ng pansinoon. Naging pinuno po ako ng isang gang. Mga lalaki doon sa aming lugar ay inipon ko at nagtatag ako ng isang gang na ginagawa po namin lamang sa mga araw ang makagawa ng hindi mabuti sa aming kapwa. Akala ko po doon na po iikot ang buhay ko. Sabi ko wala nang pag-asa ang buhay na ito. Nagkaroon po ako ng kaisipan na sa mundong ito talaga kinakailangan papakita ka ng tapang, amen, dahil maraming tao agrabyaduhin ka. So nagkaroon ako ng kaisipan, pag hindi ako papayag na ako'y maagrabyado. So akala ko nun ganun na ang takbo ng buhay. Napasubo po ako sa maraming problema, nakaranas ng maraming gulo sa buhay. Salamat po, ako'y buhay. Amen. At akala ko po ay doon naman tatapos talaga. Salamat na lang dahil kung namatay po pala ako ng mga panahon na yun na hindi ko kilala si Kristo, ang ginagawa ko po yung mga bagay na masama, ang isip ko yung masama, amen, ay malamang ako po pala yung mapapahamak. Amen. Kaawawa po yung aking asawa ng mga panahon na yun. Kasi kahit kumikita po naman ako ng pera, may anak buhay din ako noon, ay hindi ko naman po isinusulit sa aking asawa kasi mas lamang po na pinagtutuunan ko ng pansin yung bisyo ko. Malakas po akong gumasto sa inuman. Malakas po akong gumasto sa akin po mga bisyo, maging sa sugal. Kaya yung asawa ko, kawawa po talaga ng problema siya. Pero nang kami po'y mabagihan ng salita ng Diyos, katulad po ng ganitong gawain, may mga taong namangaral ng salita ng Diyos at dati nga po nung una, pinagtatawanan ko lang sila. Sabi ko, yung mga taong yan, walang magawa sa buhay. Yan po ang kaisipan ko sa kanila. Pero nagtiyaga po yung mga tao na abutin na kami ng salita ng Diyos. May tao talagang kahit na tinataguan ko ay inaabot pa rin ako na maturuan ng salita ng Diyos. Isang araw, dumating po sa akin ang pagkahipo ng Panginoon. Pinagbigyan ko yung hamon nila. Sabi nila, mababago pa ang buhay ko. Amen. Sabi ko, paano pa mababago kung talamak na ako? Pero sabi niya, si Jesus, nagbabago ng buhay. Mga minamahal sa Panginoon, ito po'y personal kong naranasan. 23 years na po na hindi na po ako tumigil ng alak, hindi na po ako nagsugal. Amen. Nagbago na po ako ng bisyo. Yung mga bisyo ko ay iniwanan ko, yung masasamang bisyo. Ngayon ang bisyo ko po'y magbasa ng salita ng Diyos at mangaral ng salita ng Diyos, umabot ng mga tao at may panahon na rin akong naibibigay para sa pamilya ko. Masaya po kami namumuhay ngayon. Kasama ko ang aking asawa at ang aking mga anak na kami po'y naglilungkot sa Diyos. Maganda po ang buhay na tayo po'y nabubuhay sa mundong ito na kasama po natin ang presensya ng Diyos. Kaya mga minamahal, totoong si Jesus ay nagbabago po ng buhay. Nangyari po yan sa amin
At malakas ang loob namin pinagsisigawan kung ikaw yan, may problema ka sa iyong pamilya, may problema ka mismo sa iyong sarili, gusto mo magbago, pero hindi mo magawa. Si Jesus, kaya kang baguhin kung magtitiwala ka. May problema ka, may solusyon sa Panginoon. Ito po yung malakas ang loob namin ipinagsasabi sapagkat personal po may ginawa si Jesus sa aming pong mga buhay. So ngayon pong hapon, ang isa po sa pinakamalagang dahilan ng aming pagparito ay ang maipangaral po ang salita ng Diyos. Mahal po namin kayo sa Panginoon, kaya po namin ginagawa ang bahaging ito. Minsan lang po talaga ay may andating po sa atin, kahit naman sa pamilya, pag nangangaral ang tatay, ang nanay, yung mga anak minsan nasasaktan, pero hindi lang nila alam na layo nilang magulang ay ikabubuti nila. Minsan po sa pangangaral ay pwede tayong makarinig kung minsan na parang natatamaan tayo, pero ang totoo, mahal po namin kayo sa Panginoon at may layunin ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Mahal po namin kayo sa ating Panginoon, kaya kami po narito ipapangaral ang salita ng ating pong Panginoon. Pakinggan po ninyo ang napakalagang bahagi nito. Isang magandang hapon po sa bawat isa na naabot po ng aking tinig. At gaya nga po ng sinabi kanina, ito po isang napakagandang layunin po sapagkat ang nag-udyok po sa amin kung bakit po namin ito ginagawa ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung bakit po kami ay may kabigatan na gawin ang bagay na ito na maipaabot sa inyo ang salita ng Diyos sapagkat kayo po'y minamahal ng Diyos. Amen. At ngayong hapon, nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos na magpapatibay po kung gaano kakamahal ng Diyos ngayong hapon. Amen. At ito po ang sinasabi ng aklat ng Unang Juan, chapter 4, verse 9 to 10. Sabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay. Sa pamamagitan niya, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Bago po ako magpatuloy, ay nais ko pong manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa abong ito, salamat sa pagkakataon na kami magamit mo upang ibahagi ang iyong salita sa lugar na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga taong makakarinig ng iyong mga salita. Ngayon pa lamang, ikaw po'y gumilos na sa kanilang buhay. Buksan mo kanilang puso at pangunawa para po sa iyong salita. Tulungan mo sila na lubusan nilang maunawaan kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig para sa bawat isa. Narito po ang iyong lingkod, Panginoon. Inaamin ko sa aking sarili, ako'y walang magagawa. Kung ikaw ay hiwalay sa akin, samahan mo po ako. Ang pagsangkap ng banal na espiritu ay iyong pong igawad ngayong hapon. Ikaw po ang personal na kumausap sa buhay po ng bawat isa na makikinig ng iyong salita. Marami pong salamat, inaakin ko po ng pangaral na ito ay mayroong bunga sa buhay ng bawat makikinig. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong hapon, tulad po ng sinabi ko kanina, isang simple at payak na mensahe ang nais ko pong ipaalala sa bawat isa. Ito ay ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Gaya po ng inawit kanina, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, di ba? In English pa, for God so loved the world, di ba? Nauunawaan talaga natin yung salitang iniibig tayo ng Diyos. Amen? Ito ang isang bagay na kailangan nating maunawaan, mga kaibigan, sa ating Panginoon, sapagkat sa atin pong panahon, ito pong mensaheng ito na salita na mahal ka ng Diyos ay tila ba nawawalang halaga na ng mga tao. Amen? Kagaya ko po dati nung hindi ko pa lubusang unawa ang pag-ibig ng Diyos, pag narinig ko ang salitang ito, parang natatawa lang ako. Tila ba nakakahiyang pag-usapan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Pero kaibigan, sa ating Panginoon ngayong hapon,
Napakahalaga po na ito'y maunawaan natin. Maunawaan mo sa iyong buhay na ikaw ay mahal ng Diyos. Sapagkat ako'y naniniwala ang susi sa maligaya, sa masaya at mapayapang pamumuhay. Ito ay kung alam mo sa sarili mo na mayroong Diyos na may nagmamahal sa iyo. Kaya ngayong hapon, kaibigan, sa ating Panginoon, mahal ka ng Diyos. At nais kong patunayan ito sa iyo sa ilang amen sa nais ko itong patunayan at ngayong hapon ilang bagay ang nais ko pong ipaunawa sa bawat isa. Pagdating po sa pag-ibig ng Diyos, ito po ay sa paglikha pa lamang makikita na po natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen, sapagkat doon po ang sabi ng ang pagkakapahayag po kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ang lahat po ng nakikita natin sa mundong ito, nilikha ng Diyos ang mga puno, ang mga dagat, ang ilog, di ba? At iba't iba pang nilikha. Lahat po ng yan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Sinabi lang ng Diyos at nagkaroon na. Pero sa paglikha po sa tao, ito po'y kakaiba sapagkat sabi po doon ay mayroong ginawa ang Diyos, inanyuan talaga ng Diyos. Mula po sa putik, mula sa alabok, pinagputik niya ito, inanyuan, di ba? At hiningahan sa ilong at doon po nagkaroon po ng, ng buhay. Di ba? Yung kaluluwang may buhay. At doon po makikita na natin, special po ang tao sa Diyos. Amen? At napakarami pong bagay na pwede pong magpatunay na tayo po ay mahal ng Diyos. At babanggitin ko po ang ilan ngayong hapon. Una, dahil mahal ka ng Diyos, tandaan mo ito kaibigan, dahil mahal ka ng Diyos, handa siyang tulungan ka sa iyong mga problema at mga pasanin sa buhay. Napakahalaga na maunawaan natin ito pagkat tayo po ay namumuhay sa isang sa mundo na hindi perfecto. Amen? Hanggat tayo po ay naninirahan dito, hindi po maiiwasan na tayo po ay magkaroon ng mga problema sa buhay. Ngunit napakasarap isipin ng katotohanan na anuman ang ating pinagdadaanan o kinakaharap na problema ay mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? At handang tumulong. Amen? Hindi ka pababayaan. Amen? Nais ng Diyos tulungan ka, dapat mong malaman na gaano man kalaki ng iyong problema, ang Diyos ay laging mayroong solusyon, kaibigan. Maaring sa pananaw mo ay walang solusyon ng iyong problema. Amen? Hindi mo na kaya, pero kaya ng Diyos, kaibigan, sa ating Panginoon. Sa tingin mo, imposible na maayos pa ang problema mo, pero sa Diyos, kaibigan, walang imposible. Amen? Sa tingin mo, ikaw ay hirap na hirap na. Amen? Hindi mo na kaya, kaibigan, sa Diyos po ay walang mahirap. Kaya ngayong hapon, kaibigan, sa ating Panginoon, hindi kita kilala, ikaw na nakakarinig ng tinig nito, pero kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong mga pinagdadaanan, alam ng Diyos kung anong problema na kinakaharap mo ngayong hapon. Amen? At ngayong hapon, tandaan mo ito, nais kang tulungan ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, kaibigan, sa ating Panginoon, siya na mismo ang nagpapaanyaya sa iyo at nag-aalok ng tulong. Sinabi po ng ating Panginoon sa Mateo chapter 11 verse 28, ang ganitong kataga, magsiparito kayo lahat ng napapagal at nabibigatang lubha. Amen? Nagpapaanyaya ang Panginoon at siya'y handa tayo na tayo bigyan ng kapahingahan. Amen? Handa niya tayong tulungan. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ganito naman ang sinasabi, ilagat niyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Diba? Napakasarap pakinggan ng mga talatang ito sa Biblia.
Isipin mo, ang Diyos pala ay nagmamalasakit sa iyo. Amen? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Oo, sinasabi doon, ang wala pang pagsubok na dinadanas natin na hindi pa dinanas ng ibang tao. Ibig sabihin, kung meron kang pagsubok ngayon, meron na rin ibang dumanas niyan. Amen? At yan ay pinahintulutan ng Diyos. Amen? Danasin mo, pero kaibigan sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin ng hindi ka mahal ng Diyos. Dahil dyan po, patutunayan ng Diyos na mahal ka niya. Pag ikaw ay dumanas ng pagsubok, ang sabi po ng banal na kasulatan, bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang ito'y iyong mapagtagumpayan. Diba? Napakagandang bagay, kaibigan, na maunawaan. Handa tayong tulungan ng Diyos sa mga problema. Amen. So isipin po natin ito, kaibigan, sa ating Panginoon, kung kaya ng Diyos, amen, natulungan ka, kung magagawa ng Diyos na bigyan ng solusyon ang problema. Amen. So ibig sabihin pala, hindi mo na kailangang daanin sa pag-inom ng alak. Di ba? Mayroong mga tao na ganyan. Pagka may problema daw, ang kailangan ay alak. Amen? Hindi mo na kailangang daanin sa pag-inom ng alak. Dahil hindi naman yan kayang solusyonan ang problema. Amen? Pwede kang makalimot sandali, pero pag ikaw ay nahimasmasan na, balikan na naman sa realidad dahil hindi kayang tanggalin ng alak ang problema mo. Amen? Ang kaya lang nito ay kumbaga ay maibsan kahit sandali lang. Pero pag wala na nga tama, yun ulit. Balikan na naman sa bigat ng problema. Diba? Kaya nga, sa kanta ng Eraser Heads, meron pong linya na ganito. Sabi doon, huwag na nating idaan sa mabuting usapan. Lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at hapdi sa tiyan. Diba? Lalo ka lang mahihirapan. Diba? Problemado ka na nga. Nag-inom ka pa, kinabukasan hangover, ang sakit ng ulo, mahapdi ang tiyan. Di ba? Kaya kaibigan sa ating Panginoon, kung kaya namang tulungan ka ng Diyos, bakit mo padadaanin sa ganitong bagay? Amen? Kung alam mong may magagawa ang Diyos sa problema mo, hindi mo kailangang magpakamatay. Amen? Marami pong tao ang dahil sa bigat ng problema na kanilang pinagdaanan, mas pinili na lang nilang magpakamatay. Hindi po ito dapat. Amen? Kaibigan sa ating Panginoon, kung iniisip mo na ang magpakamatay ang solusyon sa problema mo, nagkakamali ka, kaibigan. Kung iniisip mo na tapos na ang problema at wala nang pagdurusa pag nagpakamatay ka, amen, maling-mali ka, kaibigan, sa ating Panginoon. Dahil isang mortal na kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Pagka ginawa mo yan, mapapahama ka. Amen? Ang iyong kaluluwa, amen, ay walang hanggang magdurusa doon sa impyerno. Sapagkat ito po hindi tama. Hindi po ito ang solusyon ng Diyos kung ikaw ay may problema. Amen? Lalo mo lang pinalalala ang lahat kung ikaw ay magpapakamatay. Dahil ang totoo po, hindi pa po tapos ang buhay natin. Pag natapos ang buhay isang mo sa mundong ito, mayroon pa pong tinatawag na kabilang buhay. At yan po'y nauunawaan natin. Amen? Kaya nga, pagka may namatay tayong mahal sa buhay, pinagdarasal natin kasi naniniwala tayo na mayroong kabilang buhay. Amen? At ito po'y napakahalaga, mga kaibigan, sa ating Panginoon. Amen? Hindi mo kailangang gawin na ikaw ay magpakamatay dahil mahal ka ng Diyos at handa siyang tulungan ka. Amen. Kung alam mo may solusyon ang Diyos sa problema mo, hindi na kailangan umabot sa punto na ikaw ay mabaliw o kaya masiraan ng ulo. Di ba? Huwag kang masisiraan ng loob, kaibigan, sa ating Panginoon kung ikaw ay mayroong problema sa oras na ito. Amen? Laksan mo ngayon loob. Amen? Lumapit ka sa Diyos. At tandaan mo ngayong hapon, siya ay nagmamalasakit sa iyo at mahal ka niya. Amen? Kaibigan, sa ating Panginoon, ito ang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan.
handa tayong tulungan ng Diyos sa ating mga problema. Hindi lamang yan, kaibigan, sa ating paan. Hindi lang nais ng Diyos na tayo ay tulungan sa mga problema. Nais din ng Diyos na tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Amen? Nung ang ating Panginoong Jesus po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, pagka siya'y nangangaral, hindi pwedeng hindi siya magpapagaling ng mga may karamdaman. At kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, makikita mo doon, lahat ng dinadala kay Jesus na may sakit ay pinapagaling niya, sapagkat si Jesus, kaibigan, ay dakilang manggagamot. Amen? Kaya ngayong hapon, marahil meron kang karamdaman, kaibigan, nais kang tulungan ni Jesus. Nais kang pagalingin ni Jesus. Dahil mahal ka niya, ayaw niya na ikaw ay alipin ng karamdaman. Meron po pangyayari sa Biblia, isang babae po ang 12 taon nang dinudugo, at ang babaeng ito ay lantang gulay na, butot balat na lang, halos. Amen. Daan sa karamdaman na hindi malaman-laman kung ano, kahit doktor, albularyo, sinubukan na niya ang lumapit, pero wala, hindi siya napagaling. Naubos na ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang pera, nagastos na niyan lahat, pero hindi pa rin gumagaling. 12 taon, ito ang kanyang kalagayan. Pero kaibigan, nung si Jesus ay ma-encounter niya, amen, kaibigan, ang babaeng ito, 12 taon nang dinutugok, pinagaling ng ating Panginoon. Kaya ngayong hapon, kaibigan, kung ikaw ay mayroong karamdaman, walang imposible sa Diyos. Walang imposible kay Jesus. Kung gaano siya makapangyarihan na nagpapagaling noon, amen, hindi po nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kanyang pagalingin kahit sa oras na ito. Amen. Isang bagay pa na minamahal ka ng Diyos, kaibigan, ayaw ng Diyos na ikaw ay alipin ng kasalanan. Kaibigan, napakasamang bagay po na tayo po'y inaalipin ng kasalanan, sapagkat ang kasalanan po, kagaya po na nagpatotoo kanina, ano bang resulta ng kasalanan? Ano bang bunga ng kasalanan sa buhay ng isang tao? Diba? Ito po'y nagdudulot ng kahirapan. Diba? Sa halip na ipambibili mo na ng pagkain para sa iyong pamilya, pangunahing pangangailangan mo. Diba? Minsan, nagugugle mo ito sa bisyo. Meron bang magandang resulta ang ganitong bagay, kaibigan, sa ating Panginoon? Diba, minsan, nagiging sanhipa nga upang magkadulo ang pamilya, magkagalit ang mag-asawa. Diba? Ito'y walang magandang bunga o resulta. Kasi tabi po, ako rin po dati ay naging alipin po ng bisyo. At ito po yung naunawaan ko. Sabi ko dati, ito naman ay libang-libang lang. Ito ang kasiyahan ko. Gusto ko lang maging masaya. Pero kaibigan, sa ating panin, yung pamilya mo ba nagiging masaya? At isa pa, ang Diyos ba nagiging masaya? Amen? Kung ito ay ating ginagawa. Kaibigan, ang mga ganitong bagay po, sabi nga ng Biblia, mayroong mga daan na tila matuwid sa isang tao. Tila sa isang tao ito'y ayos lang. Amen? Pero ang dulo nito'y kapahamakan. Amen? At isang bagay pa kung bakit ayaw ng Diyos na ikaw ay alipin ng kasalanan, kaibigan, sa ating mga, sapagkat kung ikaw ay nasa kasalanan, kaibigan, ito po ay magre-resulta po ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Amen. Alam po natin ang ating buhay sa mundong ito ay mayroong katapusan, at syempre alam natin na tayo may mamamatay, pero tayo po'y nagnanais na kung sakaling tayo mamatay, syempre gusto natin ay sa langit. Diba? Ayaw natin doon sa kabila, doon sa impyero, dahil kaparusahan yun. Amen. Pero kaibigan, sa ating Panginoon, hindi po ganun kasimpleng bagay ang usapin doon. Minsan, iniisip na lang natin ay iisa lang naman ang patutunguhan ng tao. Pilit nating dinadaya ang ating sarili. Wala naman siguro ng impyerno, mapagmahal naman ng Diyos. Diba? Pero kaibigan, sa ating Panginoon, ang buhay po natin sa mundong ito ay parang pagsubok. Amen? Kung susundin mo ang kalooban ng Diyos, kung mamumuhay ka ng may kabanalan,
ayon sa katuwiran ng Diyos, kaibigan sa ating Panginoon, kung ikaw ay mamumuhay ng matuwid, amen, ikaw ay kalulugda ng Diyos. Pagharap mo sa ating Panginoon, pag natapos ang iyong buhay dito sa lupa, haharap ka sa Panginoon, kilala ka ng Diyos. Sasabihin sa'yo, ito'y matuwid. Titingnan ng Diyos yung aklat ng mga gawa, di ba? Ay, mabuti ito. Sumusunod sa aking kalooban. Pero kung hindi, kung ang susundin mo ay ang gusto ng demonyo, kasalanan, masama, o kaya naman ang gusto ng sarili mong laman, amen? Yung gusto mo na malayong-malayo sa kalooban ng Diyos, ganyan po kasi ang maraming tao. Amen? Ang sinusunod ay ang kanyang sarili. Iniisip niya na Diyos din naman ang Diyos niya. Pero sa pamamagitan ng kanyang gawa, ipinapakita niya na ang Diyos niya ay ang sarili niya. Bakit? Dahil sino bang dapat sundin? Kung ang Diyos ang iyong itinuturing na Diyos talaga sa buhay mo, dapat ang kalooban niya ang iyong susundin. Pero kung ang kalooban mo ang iyong sinusunod, ito'y maliwanag, ang Diyos mo ay ang iyong sarili. So hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kung susundin po natin lagi ang ating sarili, ang magagawa po natin ay hindi mabuti. Amen? Marami pong tao gusto ng kalayan. Halimbawa, ang isang kabataan, marami po tayong nakikita ang kabataan sa panahon ngayon, ayaw magpasakop sa kalooban ng kanyang magulang. Pag sinasaway, pag pinagsasabihan, di ba? Sila pa ang galit. Di ba? Sila pa ang masama ang loob. Amen? Pero ano bang sinasabi ng magulang? Di ba ito lang, ito naman ay sa ikabubuti. So kaibigan sa ating Panginoon, ganyan din po sa ating buhay. Kung ang susundin mo ang iyong kalooban at hindi ang kalooban ng Diyos, kaibigan, tulad ng maraming kabataan sa panahon ngayon, sila ay napapahamak dahil ang gusto nilang gawin ay ang gusto nila. Amen. Kaya ngayong hapon, kaibigan, sa ating pong buhay, sikapin po natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Lumayo po tayo sa kasalanan sapagkat ito po'y magdadala sa atin sa kapahamakan. At kahuli-hulihan, kaibigan, ito po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak dahil po sa kasalanan, ito po'y magre-resulta po ng kaparusahan. Pero ayaw yan ng Diyos. Ang Diyos mismo ay gumawa ng paraan dahil tayo po sa ating sarili, hindi po natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Hindi po pwede yung, ay nakagawa ako ng isang kasalanan, gagawa ako ng limang mabuti. Diba? Hindi po kayang pawinan yung kasalanan natin. Pero ngayong hapon, kaibigan sa ating Panginoon, napakagandang bagay, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Amen. Upang siya ang maging kapalit mo. Amen. Siya ay maging nanunubos mo. Siya ay tumubos sa iyo sa iyong kasalanan. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, ipinagtataguhili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Amen. Ito po ang kabutihan ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ayaw niya na mapahamak ang iyong kaluluwa. Ganun kahalaga ang iyong kaluluwa, kaibigan. Ito po ay binili ng Diyos sa halaga. Si Jesus ay nagpakasakit dun sa krus ng Kalbaryo. Imagine, kaibigan, sa ating Panginoon, dati akala ko ay walang halagang bagay na yun dahil Diyos naman si Jesus. Hindi siya nasasaktan. Pero nung panahon pala na yun, siya ay nasa katawang tao dahil siya po yung nagkatawang tao. Kaya ibig sabihin, kung anong nararamdaman natin, yun din ang mararamdaman niya. Amen. Kung ikaw ay natusok ng karayo mo ng aspile, masakit po yun. Ano pa kaya kung ikaw ay ipinako sa krus? Malalaking pako ang ginamit. Gaano masakit yun? Pero kaibigan, dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo, nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Amen. Dahil ganyan ka kamahal ng Diyos. So ngayong hapon, kaibigan, naunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. At
Unang, nais niya tayong tulungan sa ating mga problema. Ganun din, nais niya tayong pagalingin sa ating mga karamdaman. Nais niya tayong palayain sa kasalanan na magdadala sa atin sa magulong pamumuhay. At ganun din, nais niya tayong palayain sa kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Ngayong hapon, dahil mahal ka ng Diyos, ang tanong, tatanggapin mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Tatanggapin mo ba ang tulong na iniaalok ng Diyos para sa iyo? Amen. Ito po'y maari mong pagdesisyonan ngayong hapon. Amen. Nais mo bang tanggapin ang tulong na iniaalok ng Panginoon? Kung ikaw yan, kaibigan sa ating Panginoon, nais mong tulungan ka ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Ang kailangan mong gawin ngayong hapon, tanggapin mo si Jesus bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tutulungan ka niya, kaibigan. Kung ikaw yan, kaibigan, nais mo ang bagay na ito, maaari mong itaas ang iyong kanang kamay bilang tanda na tinatanggap mo nga ang Panginoon sa iyong buhay. Sino po ang nais tumanggap sa Panginoon? Ikaw po, nanay. Salamat po sa kamay na yan. Nakikita po ng Diyos. Tayo po. Yung mga nariyan po, nakikinig po ng salita ng Diyos. Nais mong tulungan ka ng Diyos sa iyong buhay, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay ngayong hapon. Amen. Sa mga nakikinig po sa loob ng kanilang bahay, alam ko na naunawaan mong mabuti ito, kaibigan, sa ating Panginoon. Kung ikaw, nagnanais ka, natanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Ako po'y mag-aalay ng isang maiksing panalangin. Ito po'y ariin mong panalangin mo para sa Panginoon. Amen. Itong ito'y gagawin mo ng seryoso, nakikita ka ng Diyos ngayong hapon. Ganito po ang panalangin. Sundan niyo po ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita na aking naunawaan ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, naunawaan ko kung gaano mo ako kamahal. Nais mo akong tulungan sa aking mga problema. Nais mo akong pagalingin sa aking mga karamdaman. At nais mo akong makalaya sa magulong pamumuhay. At higit sa lahat, nais mo akong bigyan ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ng kaluluwa. Kaya ngayong hapon, ako po'y nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking nagawa simula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari. Simula ngayong oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon at Diyos ng aking buhay, ang aking tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo po ako. Mamuhay ayon sa iyong kalooban at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. So ngayong hapon, kaibigan, kung sinundan mo ang panalangin ito, seryoso ka na sinambit mo ito sa Panginoon, napakagandang bagay sapagkat ang Diyos po ay pinatawad ka sa iyong kasalanan. Amen. Sapagkat meron pong mga kasalanan na nagawa natin, minsan hindi tayo kayang patawarin ng tao na nagawa natin ang kasalanan. Meron pa nga mga magulang nagtindi ng galit nila sa kanilang anak dahil hindi sila sinunod, pinalayas, diba? Ang sabi pa, lumayas ka dito, huwag ka nang babalik, hindi na kita mapapatawad kahit pa magpantay ang aking paa, diba? May mga ganyang kaibigan, ang tao ganyan po, minsan hindi makayang magpatawad. Pero ang Diyos, gaano man kabigat ang iyong nagawang kasalanan sa Kanya. Kung seryoso ka, tapat ka na ikaw ay nagsisi, amen, tapat din ang Diyos na ikaw ay Kanyang pinatawad. Napakagandang bagay, kaibigan, sa ating Panginoon. Hindi lamang yun, ngayong hapon, ikaw ay inaaring anak ng Diyos. Kaibigan, ang sino mang tumanggap kay Jesus, bilang, kung sino mang tumanggap kay Jesus, siya'y pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Diba? Napakagandang bagay po, ikaw ay inaaring anak ng Diyos. Diba? Kaibigan sa ating man, dahil ikaw ay naaring anak ng Diyos, panatilihin mo sa iyong buhay, ikaw ay magkaroon ng magandang relasyon at ugnayan sa Kanya. Kung ito'y mananatili sa iyong buhay, kaibigan, makakamtan mo ang tulong ng Diyos sa iyong buhay.
Amen. So, yun po ang napakahalagang bagay, kaibigan, sa ating Panginoon. Kung ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. Hindi po na mga bagay na nasisira. Oo, ang mayayaman kayang magpamana sa kanilang anak ng pera, ng mga ari-arian. Pero yung mga ganong mana, iiwan din natin yan, mawawala din yan. Pero ang mahalaga pong mana na natanggap natin sa Diyos bilang tayo kanyang mga anak ay yun pong buhay na walang hanggan. Matapos man ang buhay natin sa mundong ito, ang buhay po natin sa mundong ito ay maiksi lang, pero yung kabilang buhay, ito po'y pang walang hanggan, tayo po ay tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. Tagapagmana ng kanyang kaharian. So napakagandang bagay, kaibigan, sa ating Panginoon, simpleng panalangin, pero napakalaki ng nagawa sa buhay natin. May karamdaman ngayong hapon, kung kaya pong lumapit dito, kami po'y mananalangin po ng libre sa inyo. Amen? Kung kayo po'y may karamdaman, manampalataya ka sa Panginoon, lumapit ka sa lugar mo na ito kung kaya mo, at kami mananalangin para sa iyo. Wala po itong bayad. Amen? Ang biyaya po ng Diyos ay libre ibinibigay sa atin. Amen? Sa mga hindi naman po makakalapit, kung ikaw ay nananampalataya kahit nariyan ka, nakaupo sa iyong bahay. Nanay, dito po, ipapanalangin po namin kayo. Sa mga hindi po makakalapit, mga kaibigan, pero nananampalataya ka, alam mo, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen. Namaya, mananalangin kami para sa inyo. So, unahin po namin ipanalangin si Nanay. Thank you.